motor na ayaw magkambyo, ano kaya ang sira niya? Hello guys, may dinala sa atin na isang motor na hindi kumakambyo at tumudulas daw yung kanyang kambyuhan. Binaklas natin mga ibigan yung takip ng crankcase dito sa may bandang clutch para masilip natin yung kanyang selecting fork. Kasi doon nagkaka-issue yung mga ganitong motor, lalo na yung mga China bike. Titignan natin mga kaibigan. Yun guys, at natanggal na natin yung clutch. Ito mga kaibigan yung selecting fork. Ito yung naglilipat ng kanyang cambio. Ito mga kaibigan yung madalas na nagkakaroon ng problema kung bakit hindi makakapasok yung cambio. O dumudulas siya, matigas ganun. Mga kaibigan, titignan natin kung ano yung naging problema niya. At ayun na nga guys, nakita na natin yung sira niya. Bali, hindi na kumakagat tong selecting fork dito sa may star. Yung star mga kaibigan, ito yung kinakawit niya at sumasayad yung labi niya dito sa may star mga kaibigan. Napalitan na nila to ng selecting fork mga kaibigan, hindi nito yung stock niya. Sabi ng may-ari kanina at marami na daw gumawa dito at hindi naman maayos. Kaya dinala dito sa atin para subukan natin kung maayos. Well, ato lang nga dyan. Pati na maigaman. So ayun guys, after 365 days na pag-iisip natin kung ano yung gagawin natin dito, ay nakakuha tayo ng idea mga kaibigan. Bale, babawasan natin yung labi ng ating selecting fork at magdadagdag tayo dito sa dulo ng kanyang axle para maipit siya ng crankcase, para hindi na itutulak mga kaibigan ng cambio doon sa labas. Kasi pag naitulak niya mga kaibigan, ay madedisalign yung pagkaka-engage ng ating selecting fork doon sa may star. Kaya nawawala siya sa align. Pag nawala siya sa align mga kaibigan, ay hindi niya na nakakawit yung kanyang star. At yun ang gagawin nating paraan mga kaibigan. Let's go! So ayun guys, binawasan na natin yung ating selecting fork. Ginamitan natin to ng pang port. At nililiha natin para kuminis siya mga kaibigan. Alright guys, winweldingan din natin tong kanyang axle. Ang purpose nito mga kaibigan ay para itulak siya ng crankcase papunta dun sa may star para makagat niya na mabuti mga kaibigan. Tatantiyahin nyo lang mga kaibigan yung kapal ng welding at baka bawasan nyo din para makabalik din siya mga kaibigan, at kailangan niya din ng play para makabalik yung cambio nyo mga kaibigan dahil may spring din to. So ito guys yung natanggal natin sa kanyang selecting fork. Ito siya dati, din sa may araw. At
Ito na siya ngayon, mga kaibigan. Hindi na sumasabit yung kanyang labi dun sa may star. At malaya na siya nakakagalaw. So, ayun guys. At ito na yung resulta. Okay naman yung ating mga ginawa. Naglilipat-lipat na siya, mga kaibigan. Mula primera hanggang kwarta. Alright. Testing natin ito mamaya, mga kaibigan, pag umaandar na siya. So ayun guys, natapos na natin yung ating ginawa at muusok din tong motor na to, mga kaibigan, kaya pinalitan na rin natin ng kanyang piston ring at saka ng valve seal. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan, nakabukas na yung kanyang block saka yung head. At natapos na rin natin, mga kaibigan. Mga kaibigan nga pala, bago nyo isarado yung inyong ginagawa pag gumawa kayo ng headworks, huwag niyong kalilimutan na i-check yung kanyang langis kung maganda yung kanyang oil pump, mga kaibigan. Ayan. Testing natin. At ayun na nga guys, dahil wala na tayong makita na usok sa kanyang tambucho at nagpalipat-lipat na yung kanyang cambio, mga kaibigan, ay kinabit na natin sa sidecar at pinatesting natin kay Uncle. At tinanong natin si Uncle kung okay na yung kanyang motor. At ang sabi ng Uncle ay okay na daw yung kanyang motor, mga kaibigan. At maraming salamat, mga kaibigan, sa inyong panonood sa ating video. At subscribe nyo na rin po ang ating channel, mga kaibigan. At huwag nyo nang kalimutang i-hit yung ating notification bell para updated po kayo sa mga videos natin na i-upload pa. Thank you! Ate bakterina.